At lalong-lalo na sa aking guro na si Ginang Trian Jovita at sa aking mga kaklase. Ako si Duchess Jewel O'Betsy na nasa ika-apat na balitan. Narito ako ngayon upang ibahagi ang kwentong Ang Pambihirang Sombrero. Handa na ba kayong makinig? Simulan na natin! Ang Pambihirang Sombrero. Kwento at buhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baol ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit, naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas sa kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol, bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya, sagot ng tintera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mang Rico, tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandelabra, sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas, sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. Mang Ador, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium, sagot ng bumbero. Salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero iyan, ha? Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak, sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia, ito na lang yata ang kulang diyan, sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto! Sigaw ni Mia. Ngunit, naitali na ni Toto ang saranggola.
biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya paitaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parasyot. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero. At doon nagtatapos ang kwentong Ang Pambihirang Sombrero. Naway, meron kayong natutunan sa kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat!